So sa pagkapanalo nga ng Portland Trail Blazers against dito sa Denver Nuggets ngayong araw na ito, eto nga ang Lakers ay sigurado nang maglalaro sa play-in tournament. At sa 7th seed na nga sila napunta kahit nga magkapareha sila ng record ng Mavericks at pati na rin ang Portland Trail Blazers na may 42 wins at 30 losses silang tatlong team. Kaso nga lang, lamang nga ang dalawang team na ito against sa Lakers. Natalo nila ang Lakers sa kanilang season series sa paglalaro nila sa regular season. Nanalo nga ng dalawang beses ang Portland against sa Lakers ngayong taon na ito. So 2-1 nga ang standing sa kanilang season series. At ganun din ang nangyari against sa Dallas Mavericks. Kaya nga't ganun, ang Lakers ngayon ay nasa 7th seed at ang dalawang team na ito nakapares nila ng record ay nasa 5th and 6th seed nga. So maglalaban nga ang Los Angeles Lakers at ang Warriors ngayon dahil nga kanina natalo nga ng Golden State ang Memphis Grizzlies sa pangunahan ni Steph Curry. Grabe nga ang kanyang performance kanina, talagang binuhat niya ang kanyang team na Warriors para nga hindi na sila mapunta sa 9th seed at malaki na nila ang 8th seed sa Western Conference. So ngayon, official na nga na maghaharap itong si LeBron James at si Steph Curry at ang Lakers at ang Warriors sa Thursday nga alas 10 ng umaga dito sa atin. So for sure, maraming nga mag-aabang dito sa matchup na ito. Noong mga nakaraang taon, itong dalawang player na ito ay nagharap sa finals. Ngayon naman, sa play-in tournament naman silang magkaharap. So isa nga ito sa pinaka-exciting lalaban sa ating playoff season na dito ngayon sa NBA. Dahil nga dito rin natin malalaman kung sino ang mapupunta sa 7 at 8 seed at kung sinong team naman ang malalaglag. So kung hindi nyo pa nga naiintindihan ang play-in tournament hanggang ngayon, ito, i-explain ko sa inyo ng mabilisan. Diba nga, ang 7, 8, 9, and 10 ay maglalaro nga sa play-in tournament. For example, dito sa Western Conference, ang 7 ang Lakers, ang 8 seed ay Warriors, 9 Memphis, at number 10 San Antonio Spurs. So maglalaban nga ang Lakers at Golden State. For example, nanalo nga ang Lakers sa kanila na mapupunta ang 7th seed at nang natalong ang Warriors ay hindi pa nga laglag dahil meron pa silang isang pagkakataon na pumasok nga sa playoffs dahil kakalabanin nga nila ang mananalo sa Memphis at San Antonio Spurs sa 9 at 10th seed. So for example, sa laban ng 9 at 10th seed nanalo nga ang Memphis. Ibig sabihin nun, kakalabanin na nila ang natalong Golden State Warriors. At kung sino naman ang mananalo sa laban na yon ng Golden State at ng Memphis, sa kanila mapupunta ang 8th seed. So yun nga ang ating mabilisang explanation sa play-in tournament. So sa apat na team na maglalaban-laban dito, dalawang team lang ang pwedeng makapasok nga sa NBA playoffs. So anyways, balik nga tayo sa ating topic talaga dito sa ating video na ito. Dahil nga itong si LeBron James at ang Lakers ay kakarapin nga ang Golden State Warriors. So like I said earlier na very exciting matchup ito. Dahil nga alam naman natin na ang Los Angeles Lakers ay defensive team. Sila ngayon ang number 1 pagdating nga sa depensa sa buong NBA. At pagdating naman natin dito against sa Golden State Warriors, isa sila sa mga best offensive team ngayon sa liga. So makikita natin offense versus defense. Makikita nga natin dito kung totoo ba ang defense wins championship or ma-overpower nga ng Golden State Warriors ang kanilang opensa ang depensa ng Los Angeles Lakers. So kaabang-abang nga ito. Sa Thursday ito gaganapin alas 10 ng umaga dito sa atin sa Pilipinas. At bago nga natin tapusin ang video ito, comment down below kung sino ba sa tingin nyo ang mananalo sa pagharap nga ng Los Angeles Lakers at ng Golden State Warriors. Comment down below kung sino ang sagot nyo at kung ano nga ang inyong opinion. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!